Mga idol, kumusta kayo? Bumababa na nga po ang tsansa na makahanap pa ng ibang magagaling na players ang Los Angeles Lakers ngayong natapos na ang trade season. Iilan na lang nga po ang mga players na target ng Los Angeles Lakers sa free agency market ngayon season na ito. Kabilang na nga po dyan ay ang mga players na ipinaalis o ibinay out ng kani-kanilang kupunan matapos lamang i-trade sila nito. Ngunit di nga po mawawala ang pagkakaroon ng katanungan sa kanilang makakayahan na mag-contribute sa isang contender kagaya ng Los Angeles Lakers. Pero kung gusto nga talaga nilang makakuha ng subok na player, ay posible pa naman nga yan mangyari, mga idol, ayon mismo sa inilabas na balita ng Bleacher Report na maaring maibalik pa nila sa lineup ngayong season si Lance Stephenson. Paano nga ba yan mangyayari? Yan nga po ang ating pag-uusapan dito, mga idol, sa ating bagong video ngayon. Siyempre, mga idol, bago tayo magpatuloy ay shoutout muna sa lahat ng laging nanunood at maraming salamat sa inyo lahat, mga idol. So, kahit man nga po nakapag-desisyon na ang team ng Los Angeles Lakers na wala silang ititrade, maswerte pa rin nga po sila dahil may sapat pa naman silang pyesa ngayon para maipush ang kanilang gagawing championship run sa darating na postseason. Ngunit dahil nga po sa hindi sila nakagawa ng move, maaring mahanapan nga sila ng kahinaan ng ibang mga kupunan sa mga susunod pa na araw, lalo nga na ang kanilang karibal na Los Angeles Clippers. Na ibalita na nga natin dito, mga idol, na medyo minamalas rin nga po ang kupunan sa pagkuha ng ilang mga free agent ngayon. Katulad na lang ng veteran point guard na si Darren Collison na hindi pumayag na bumalik sa NBA ngayong season bilang parte ng Los Angeles Lakers kahit na puspusan pa ang kanilang pagre-recruit sa kanya. Kahit hanggang sa ngayon nga po, bukod kina LeBron James at Alex Caruso, wala pa rin nga po silang isang reliable na ball handling point guard na gagawa ng opensa at kayang mag-set ng kanilang mga play sa loob ng court. Pero as of now, bagamat mababa nga po ang chance nilang makahanap ng isang player na sasakto sa kanilang kupunan, may posibilidad pa rin nga pong makakuha sila ng isang available na experienceadong manlalaro na makakapag-contribute sa kanilang team habang umuusad ang season. At ang isinuggest nga po ng player mismo ni Eric Pencos ng Bleacher Report na dapat kunin ng Los Angeles Lakers ay ang kanilang dating manlalaro na si Lance Stephenson, na sa ngayon nga po ay naghahanap ng bagong oportunidad na makabalik sa NBA matapos ang kanyang paglalaro sa Chinese Basketball Association. Ayon nga po sa kanya, hindi naman nga po niya ini-endorse si Stephenson, pero kung may isang player man nga po na magiging sakto ngayon sa Lakers, ito nga po ay si Lance Stephenson. Dating nakatrabaho na nga po niya ang current head coach ng Lakers na si Frank Vogel noon sa kupunan ng Indiana Pacers at si LeBron James sa kupunan ng Los Angeles Lakers. Hindi naman nga po ito isang natural point guard, pero kaya niyang magdala ng bola at kayang makagawa pa ng mga tira. Para nga po sa inyong kaalaman, mga idol, isa nga po si Lance Stephenson sa mga pinag-uusapang player ng Los Angeles Lakers last season dahil sa kanyang ipinakitang ugali sa loob man at labas ng court. Si Stephenson nga po ay isa pa rin solidong two-way backup point guard para sa Lakers, kunit maraming beses nga po nating nakita na mas maganda pang panoorin ang kanyang mga ginagawa na hindi related sa game kaysa sa kanyang performance sa loob ng laro. Mas nakatutok rin nga po ang kanyang laro sa kanyang showmanship at minsan pa ay nagiging magulo o nakakagulo pa ito sa kanilang kupunan. Pero sa kanyang edad naman nga po na 29 years old ay siguradong may ibubuga pa rin siya upang bigyan ang Lakers ng kanilang kinakailangan na isang ball handling playmaker. Sa katunayan nga po ay nakita natin ang kanyang magagawa pagdating sa opensa ng makalaban ng talk and text tropang texters ang San Miguel Beermen, ang kanyang kupunan na Liaoning Flying Leopards. Kung sa Lakers nga po ay nag-average lang siya ng 7.2 points, 3.2 rebounds at 2.1 assists sa kanyang paglaro ng 16.5 minutes, sa kanyang mga laro naman nga po sa Chinese Basketball Association ay umaabot na nga po ang kanyang average sa 26.7 points, 7.4 rebounds at 4 assists per game bilang parte ng Flying Leopards. At bagamat man nga po, idinala niya ang kanyang talento overseas kaysa naman sa makita natin na napaka-deserving pa rin siyang makabalik sa NBA kung saan talaga siya napapabilang. Kaya, all in all,
Inaabangan pa rin nga po ang pag-re-reunite ni Lance Stephenson para sa kanyang dating koponan na Los Angeles Lakers na pinag-uusapan ngayon sa NBA. So that's it for today's video, mga idol. Once again, I'm your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe, mga idol. Thanks for watching. Hopefully, nag-enjoy kayo ngayon sa ating bagong video.